Hello Nations! What's going on? Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin ang naging kaso ni late President Ferdinand Marcos at kung paano niya dinepensahan ang kanyang sarili na naging daan ng kanyang pagsikat sa larangan ng politika. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na and also click the notification bell so that you will be notified whenever a new video is published. So, let's get started! Dahil sa dami ng views ng isa nating video, which is The Untold History of President Marcos, ay napag-isip-isip ko na mas gumawa pa ng mas marami pang video patungkol kay McCoy. So ano nga ba ang nangyari sa buhay ni Presidente Marcos na kinasuhan siya ng murder noong katatapos niya palang na abogado? Si Presidente Marcos ay kinasuhan ng murder sa salang pagpatay sa Nooy Assemblyman-elect ng Ilocos Norte, 2nd District na si Julio Nalundasa noong September 20, 1935. After 84 years ay hindi pa rin tukoy magpahanggang ngayon kung sino ba talaga ang pumatay kay Julio Nalundasan. So narito yung kwento. Matapos ang pagtatag ng Commonwealth of the Philippines ay nagkaroon ng first election para sa Philippine Assembly noong September 15, 1935. May dalawang magkatunggali sa pagka-assemblyman ng 2nd District ng Ilocos Norte na sina Mariano Marcos na ama ni Ferdinand Marcos at si Julio Nalundasan. Si Mariano Marcos ay dati nang natalo ni Julio Nalundasan sa nakaraang eleksyon at naging magkalaban silang muli sa 1935 elections. At sa pangalawang pagkakataon ay natalong muli si Mariano Marcos at nanalo si Julio Nalundasan. Kaya sa dako ng September 19, 1935, maraming taga-suporta ni Nalundasan ang nagparade sa distrito ng lugar. At sa parada na kanilang ginawa ay may dala silang kabaong na minarkahan ng Mariano Marcos bilang simbolo ng kanyang pagkamatay sa larangan ng politika. At sa kanilang parada sila'y dumaan at huminto sandali sa harap ng bahay ng mga Marcos sa Batac, Ilocos Norte at nangangahulugan ito ng pagyuyurak or humiliation sa pamilya ng mga Marcos. Mantakin mo, mo naman, may dalang kabaong at huminto sa harap ng bahay mo at pinapakita sa iyo na ikaw ay patay na sa politika. Kaya nung gabi ng September 20, 1935, binaril si Julio Nalundasan sa bintana ng kanyang bahay habang nagsisipilyo at instant death ang nangyari sa kanya. At agad namang umaksyon ang Philippine Constabulary na ngayon ay kilala bilang Philippine National Police. Nag-imbestiga sila at nag-file ng kaso sa Court of First Instance ng Ilocos Norte at kinasuhan si Nicasio Layawen na isang negosyante ng Batac, Ilocos Norte. At ayon naman sa saksi na si Gaspar Silvestre, si Layawen ang bumaril kay Nalundasan at nakita sa kanya ang isang revolver sa gabing yon. At nahanap ng pulis ang 81 rounds of ammunition of the .22 Long Lubaloy Western Rifle na isang brand ng bala na pumatay kay Nalundasan. Isipin mo ang haba ng pangalan ng brand. 81 rounds of ammunition of the .22 Long Lubaloy Western Rifle. At agad na pinalibutan ang bahay ni Layawen at ang prosecution ay nag-propose ng extreme death penalty kay Layawen ngunit kalaunan ay napawalang sala rin siya. At isa na namang investigasyon ang ginawa ng detective ng Division of Investigation ng Department of Justice na kilala ngayon bilang NBI. Noong September 7, 1938, mahigit 3 taon na ang nakalipas matapos ang pagkamatay ni Nalundasan, kinasuhan ng murder sina Mariano Marcos at ang kapatid niyang si Payo Marcos or Pio Marcos at anak niyang si Ferdinand Marcos at ang kanyang brother-in-law na si Quirino Lizardo sa Court of First Instance ng Ilocos Norte. Hinihinalang sila ang nagplot laban sa buhay ni Julio Nalundasan at sinabing si Ferdinand Marcos ang pinili nilang trigger man dahil sa kanyang shooting skills na nidevelop niya bilang cadet major ng ROTC sa UP Manila. At ayon sa salaysay ng star witness na si Calixto Aguinaldo, isang trusted attendant at bodyguard ni Lizardo, pinagplanuhan umano na dapat mapatay si Nalundasan at si Ferdinand ang piniling trigger man dahil siya ay 18 years old pa lang at kung mapanunayan man sa korte ay hindi siya makukulong ngunit ipapadala lang siya sa Lolomboy Reformatory School dahil sa kanyang edad. Sinabi ni Calixto Aguinaldo na dumating sila ni Quirino sa bahay ng mga Marcos bandang tanghali ng September 15, 1935 at sinabing si Ferdinand ay nandoon at pinakilala siya ng kanyang ama sa kanila. Ngunit si Ferdinand ay estudyante pa lang
sa UP na mga araw na yon at sinabing umalis siya ng Maynila bandang umaga ng September 15, 1935 at dumating sa Batac, Ilocos Norte ng 8:30 p.m. Kaya naman pinabula ang mali ang testimonya ni Calixto. Isipin mo, based on my experience, on our experience, bumiyahe kami galing Metro Manila, galing kami ng NAIA Airport sa Pasay, bumiyahe kami patungong Ilocos Norte ng 3 a.m. tapos dumating kami ng 3 p.m. So 12 hours yung haba ng biyahe namin sa 80 km per hour na takbo ng van. Isipin nyo, noong 1938 pa, ay hindi pa ganun kaganda ang kalsada ng NLEX, hindi pa ganun kaganda ang transportasyon, kaya naman mas iisipin mo na mas matagal makarating sa Ilocos Norte noon kapag galing ka ng Metro Manila. Kaya naman sinabi ng prosecution na mali ang paratang ni Calixto Aguinaldo. At sa iba namang salaysay, sinabi naman ni Calixto na bandang 9 ng gabi ng September 20, 1935, si Ferdinand na may dalang automatic pistol kasama si Quirino Lizardo na may dalang revolver, umalis sila patungo sa bakod ng bahay ni Julio na Lundasan. Pumesto sila sa bandang kitang-kita ang kanilang target at walang makakahalata sa kanila. At si Calixto Aguinaldo ang nagsisilbi nilang lookout sa paligid habang ginagawa ng dalawa ang misyon. Pero ayon sa prosecution, wala umanong interes ang brother-in-law ni Mariano Marcos na si Quirino Lizardo sa kanyang pagkakandidatura sa pagka-assemblyman o sa pagka-politika. Dahil nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ang mga Marcoses laban kay Lizardo, which resulted to filing in court of criminal complaints laban kay Lizardo. June 10, 1939, bago ang conclusion ng trial, ang apat na akusado na sina Mariano, Pio, Ferdinand at Quirino ay nag-file ng 8 separate complaints sa Justice of Peace ng Lawag, Ilocos Norte laban sa star witness na si Calixto Aguinaldo at inakusahan ng offense of false testimony during the preliminary investigation of December 7, 1938 and during the trial. Ngunit, may motion ang Provincial Fiscal of Ilocos Norte na i-dismiss ang complaints laban kay Calixto Aguinaldo. And after that, a motion presented asking that the Marcoses and Lizardo be declared in contempt. At pinagmumulta ng tig 200 pesos at makukulong sila kung hindi sila makapagbayad. Ngunit matapos ang masusing pag-aaral ng prosekusyon, ibinaba ng korte sa 50 pesos ang multa bawat isa. To cut the long story short, habang nasa kulungan si Ferdinand Marcos, ay binigyan siya ng kalayaan na makapagtapos ng kanyang pag-aaral at makapag-review para sa kanyang nalalapit na bar examination. Kaya, nung lumabas ang resulta ng 1939 bar examination, nag-top 1 lang naman si Ferdinand Marcos sa rating na 98.01%. At yun ang naging headline ng mga balita sa mga araw din yun. Mula sa nakaraan na bar examination magpahanggang ngayon ay wala pa rin nakalamang o nakaabot man lang doon sa 98.01% na rating ni Ferdinand Marcos. Kaya nung January 11, 1940, nagdesisyon ang korte sa pangunguna ni Judge Ramon Cruz Jr. na isa ring political adversary ni Mariano Marcos na convicted sa kasong murder sina Ferdinand Marcos at Quirino Lizardo. So silang dalawa lang. At binigyan sila o hinatulan sila ng sentensyang 10 to 17 years of imprisonment. Ngunit sa bagong status ni Ferdinand bilang lawyer, umapela siya sa Korte Suprema, sinulat niya ang kanyang sariling appeal na may total of 830 pages at dinepensahan ang kanyang sarili sa korte noong October 12, 1940. Yes, siya ang naging abogado ng kanyang sarili sa mga panahong iyon at siya ay 23 years old pa lang. So dalawang linggo ang makalipas, October 20, 1940, Justice Jose P. Laurel overturned the conviction at sinabing, "The judgment of the lower court herein appealed from is accordingly reversed and the defendant appellants Ferdinand E. Marcos and Quirino Lizardo acquitted of the charge of murder and forthwith liberated from imprisonment and discharged from the custody of the law." At ang desisyon na ito ang naging daan ng pagsikat ni Ferdinand Marcos na ginawan pa ng drama sa kanyang istorya noong 1965 sa iginuhit ng tadhana, the Ferdinand E. Marcos,
at si Luis Gonzalez ang nagsisilbing aktor na ginagampanan ang papel bilang si Ferdinand. Dahil limited ang ating resources online mga ka-nations, may mga katanungan tayo na hindi natin mahanap ang kasagutan online. Una, kahit sinabi mong may motibo ang mga Marcos na patayin sina Lundasan, pero bakit lumipas pa ang 3 taon bago sila makasuhan? Bakit hindi sila kinasuhan agad? So, was there a cover-up na nangyari? And number 2, sa aking pananaliksik, ano ang motibo or hindi pinakita, hindi sinabi ang motibo ni Nicasio Layawin sa kanyang pagpatay kay Julio Nalundasan? At pangatlo, bakit hindi inilabas or hindi sinabi ang autopsy result ni Nalundasan? So much for that long story. Ang importante naman dito is yung talino na taglay ni late President Ferdinand Marcos na kung saan siya ang naging abogado ng kanyang sarili. Kasi bago ang 1987 Constitution, yung una pang Constitution ay pwede kang maging abogado ng sarili mo. So ganyan katalino si Ferdinand Marcos. Kaya naman talagang nakadistin siya na maging presidente ng ating Pilipinas. Pero bago tayo magtapos, ipopromote ko muna ang Ilocos Norte Tourism. Matapos ang lockdown na ito, matapos ang COVID-19 pandemic, ay asahan nyo or gawan nyo ng paraan or mag-spend kayo ng time na mamasyal sa Ilocos Norte at doon nyo makikita ang success na nagawa ng mga Marcoses. At huwag nyo rin kaligtaan na pumasok doon sa Marcos Ancestral Home sa museum kasi nandoon ang lahat ng mga katotohanan, lahat ng mga nagawa, lahat ng istorya, totoong istorya ni Ferdinand Marcos na kung saan ito yung mga katotohanan na pinagkait sa atin ng ibang mga kalaban niya sa politika. That would be all nations, naway marami kayong natutunan sa nakaraan at nabuksan ang inyong isipan. So thank you so much for watching. Expect nothing, appreciate everything.